guys, welcome back to my channel. Ngayon po ay magpipick a card po muli tayo. Pumili po kayo kung anong gusto niyo pong kulay or anong uri ng stone po ang gusto po ninyo at kung anong gustong iparating sa inyo na ating tarot card. Ang videong ito ay para po sa inyo. Today is gonna be a little something more. I've got a plan in mind, a special thing in store. The light bulb inside my head said, get out and play. 'Cause you never feel this way. It's my lucky day. Hinati ko na po sa apat ang ating tarot card. Ito po ay number 1, Red Jasper, number 2, Black Obsidian, number 3, Tiger's Eye, and number 4, Clear Quartz. Pumili na lamang po kayo dyan kung anong gusto nyo pong kulay sa ating mga stone at kung anong gustong iparating sa inyo ng ating tarot card. Kung kayo po ay nakapili na, unahin na po natin ang number 1, Red Jasper. Sinasabi po ng ating tarot card na sa ngayon, ngayong araw na ito, ay hindi mo alam kung paano lulutasan ang mga problema po ninyong pang-pamilya. Ito po ay usapin pang-pinansyal. Ayan naman po talaga ang pinaka-worst na problema po natin, yung hindi natin alam kung saan tayo kukuha ng mga pangangailangan po natin. Sinasabi po dito na kayo po ay may paparating na mula sa itaas, kumbaga ito'y biyaya mula sa itaas. Yung kasi po ang inyong pamilya ay masyadong magulo. Pag-aaway ng mag-asawa ang lagi-laging nagaganap. Ito daw po ay unti-unting magbabago. Sinasabi rin po dito na meron po kayong marireceive na balita mula sa inyong minamahal at ito naman ay magandang balita. Ito po ay tungkol sa pampinansyal. Sinasabi rin po dito na kung sino mang nakabunot nitong ating number 1, kung ikaw ay naghahanap ng tunay na pagmamahal, ay sa ngayon ay hindi mo pa siya matatagpuan. Mag-iingat po kayo sa isang babae na maaaring ito'y katrabaho nyo na naiinggit po sa inyo at possible po ay gawan kayo ng istorya at ang gusto niyang mangyari ay kayo ay pabagsakin. Ayan o, umaga gusto niya eh gumulo ang buhay po ninyo dahil sa inggit na kanyang nararamdaman. Ayan, kaya lumayo po kayo sa babaeng yan. Yan po ay babala sa inyo ng ating tarot card. Sinasabi po ng ating tarot card na huwag daw po kayong mawalan ng pag-asa kasi pinapakita po dito na parang nawawalan na kayo ng pag-asa sa mga suliranin pinagdadaanan po ninyo. Pagbabago ng buhay soon. Huwag po kayo daw maiinip dahil lahat daw po yan ay magbabago at malalampasan nyo. Sabi rin po ng ating tarot card, pagdating po sa inyong kalusugan, okay naman po ang kalusugan ninyo ngayon. Kaya lamang, ang pinaka-worst na problema po ninyo mag-asawa ay tungkol po sa pampinansyal. Kung ikaw po ay ngayong araw na ito ay may inaayos, sa ngayon, hindi nyo pa rin siya maaayos. Ito po ay tungkol sa pera. Medyo problema pa rin ang resulta ng inyong inaayos na ito. Yan, yan po pinararating ng ating tarot card. Mag-iingat po kayo sa mga taong hindi natin kumbaga hindi natin alam kung ano ang mga iniisip sa atin, kaya huwag po tayong pagkakatiwala. Kasi sinasabi po dito na merong babae na naiinggit po sa inyo. Layuan niyo na po siya kung siya po ay kakilala niyo dahil ang hangad po niya ay kayo ay lalong bumagsak. Kumbaga ang hangad niya ay masira ang inyong pamilya. Mga panalangin na masasama para sa inyo, kaya layuan niyo ang taong ito. Yan. Yan po sinasabi ng ating number 1. Number 2. Kaya sabi po ng ating tarot card na ang nakabunot ng number 2 ay matatag na tao.
Kahit ano daw po ang suliranin na kanyang mga pinagdadaanan ay kayang-kaya po niya. Sinasabi rin po dito na maaaring ngayong araw na ito daw ay may makaaway kayo na medyo may edad na lalaki or totally may edad talagang lalaki. Mainitin ang kanyang ulo at kumbaga eh marami po siyang problema sa buhay. Kaya kumbaga napaka-iksi na kanyang pisi, hindi siya mapagpasensyang tao at siya po eh ang hangad niya agad ay away. Iiwasan niyo po ang taong ito dahil ito po eh kumbaga eh madadamay kayo sa kanyang problema. Ayan. Kasalukuyang ngayong araw daw na ito ay may pag-aaway kayo ng inyong asawa. Meron kayong hindi pagkakaunawaan. Sinasabi po dito na ang inyo daw asawa ay mainitin ang ulo. Na hindi na po siya nakapagpasensya dahil sa umaga ay napapagod na rin siya sa araw-araw na ginawa ng Diyos ay away daw po ng away. Sinasabi po dito na kayo daw ay sa isang babaeng nakabunot nito, mag-iingat daw po kayo dahil maaaring kayo yung magkagusto sa isang tao na sasaktan lamang ang inyong kalooban. At kumbaga eh, iwasan nyo po siya kasi hindi po siya aalis sa inyo hanggat wala po siyang deposit. Ibig sabihin ko po, eh, maaari kayong mabuntis. Kaya pag iingatan nyo ang inyong sarili at iwasan nyo ang taong ito dahil pagsisisihan nyong matagal kapag ito po ay naganap. Ayan, wheel of fortune, pagbabago ng iyong buhay. Dahil syempre, pag nagka-baby ka na, ay obligasyon nyo po yan. Kaya kailangan ay iwaksin mo ang taong ito dahil magiging single mother ka lamang dahil ito ay iiwan ka rin. Sinasabi po dito, na bagamat isang pamilya, nakabunot po ng ating number 2 na matagal nang namumblema sa usapin ng pampinansyal. Ayan. Huwag daw po mag-alala dahil sinasabi dito na ating tarot card ay may biyaya mula sa may kapal ang darating po sa inyo na malaking halagang na pera na maaari ikabago ng inyong buhay. Pero medyo matatagal lang pang magaganap ito dahil ito po matagal pa na dadaan pa rin kayo sa mga problema at medyo matatagal lang pa talaga. Ayan. Pero soon ay darating po yan yung bright future nyo. Sinasabi po dito na kayo naman ay matatag na tao, kaya kayang-kaya nyo po yan. Yan, yan ang sinasabi ng ating number 2 tarot card. Number 3. Sinasabi po dito na pag-iingatan nyo ang inyo pong anak dahil maaaring ito ay maging sakit ng inyong ulo. Sa ngayon, siya po ay gumagawa ng mga hindi nyo nalalaman at maaaring in the end ay pagsisihan niya ito at sa inyo rin po ang bagsak. Kumbaga, problema nyo rin po ito. Sinasabi po dito na kung ikaw ay naghahanap ng tunay na pagmamahal ngayong araw na ito ay hindi nyo po siya matatagpuan. Huwad na pagmamahal ang matatagpuan nyo at hindi tunay na pagmamahal. Pera lamang, may involved na pera ang hangad niya. Ayan. Kasalukuyang may problema po kayo sa inyong mga anak ngayong araw na ito at hindi ka masaya sa mga pinagdadaanan ninyong problema sa ngayon. Buhay pag-ibig, away-away, buhay ng inyong pamilya. Kaya kumbaga eh, sobrang ano na, depressed ka na. Ayan, panay pagtitiis ang mga dinadanas nyo po. Sinasabi po dito na may darating po kayong malaking halagang pera. Huwag daw po kayong mainip. Ayan o, merong malaking halaga, the victory. Ito po ay nagmagmumula daw sa isang babae. Ayan, at ito po ay malaking halagang pera. May paparating kang balita na medyo hindi mo or totally hindi mo ito magugustuhan at ito ay parang mag-aaway kayo sa darating na balitang ito. Kaya ikaw ay maging handa dahil ito po eh hindi mo magugustuhan. Ayan. Yan ang pinarating sa iyo ng ating number 3 tarot card. Number 4. Sinasabi po ng ating tarot card na kayo daw po ay nawawala na ng kumpiyansa sa Panginoon dahil sa dami daw po ng suliranin na dumarating sa inyo. Lagi nyo daw po sinasabi bakit po kayo binagkalooban ng ganyang problema. Wala naman daw po kayong ginagawang atraso sa ibang tao. Yun po lagi nyo sinasabi. Hindi nyo po alam bakit po kayo ay binibigyan ng maraming problema. At siyang naging dahilan kung bakit hindi ka na po nananalangin. Magbalik loob ka daw po sa Diyos dahil siya yung kakampi mo at hindi kanya pababayaan. Ang sabi po ng ating tarot card na kung kayo daw po ay may inaayos sa ngayon ng mga papeles, sinasabi po dito na
Sa ngayon, hindi mo siya maayos, pero maayos nyo rin po siya. Ayan, sinasabi rin po ng ating tarot card na, ayun, kasi nga po, away-away pa lang inyong pamilya at pinapasukan pa ito ng mga third party. Kaya po, parang nawawalan na kayo ng kumpiyansa sa Panginoon at nagpatong-patong po ang mga problema. Kakulangan na nga sa pampinansyal, pag-aaway-away ninyong mag-asawa, tapos pinapasukan pa po ng mga ganyan tukso. Kaya, kumbaga kayo, nakakalimot na kayong magdasal. At, yun ang lagi nyo iniisip kung bakit ba kayo binigyan ng ganyan mga pagsubok. Ayan. Pero sinasabi ng ating tarot card na malalampasan nyo po ito. Kaya lang, hindi pa sa ngayon. Dahil nga, kumbaga, sa isang pamilya, dapat po kasi nga, pipikit na ang mata. Dahil maraming ang mga tukso sa paligid. Kumbaga, kung ikaw ay padadala, ay talagang matutukso ka. Kaya lamang, ang sinasabi dito ng ating tarot card ay ang babae po ang natukso. Ayan, ito yung ano, nahulog na yung loob niya sa taong ito. At ang taong ito ay may asawa pa. Ayan, sinasabi ng ating tarot card na instead na pumasok po ay swerte, ay kabaliktaran ang nagaganap. Lalo pong tumitindi ang problema. Kaya magbalik loob daw po kayo sa Panginoon dahil yan po ang numero unong makakatulong po sa inyo. Pero sinasabi dito, maayos ang lahat, kaya lang hindi pa sa ngayon. Kumbaga, dadaan pa rin talaga sa butas ng karayom sa tindi ng mga pinagdadaan ng problema. Ayan, ito lang ang ating sandigan talaga. Manalangin po tayo para po, kumbaga, malampasan natin lahat ang mga suliranin na ating pong pinagdadaanan. Yan ang sinasabi po ng ating pick a card for today. Salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Huwag po kayong mag-alala dahil napakarami pong pamamaraan, marami po tayong mga ritual na ginagawa para malampasan lahat ang mga pagsubok or hindi na po dumating ang mga pagsubok na maaari nating, kumbaga, maranasan. Yun lang po guys. Salamat po.